Kung ang hanap mo ay masarap at madaling lutuin na ulam para sa iyong pamilya, tiyak na di mawawala sa listahan ang pagkaing may gata. At isa sa mga patok at paborito ng karamihan ay ang ginataang kalabasa. Marami ang nagsasabi na nagmula ang lutong ito sa Bicol Region dahil kilala ang naturang rehiyon sa mga pagkaing maanghang at may gata. Bukod sa malasa ay taglay din ito ang ilang nutrisyong kinakailangan ng ating katawan. Good morning, Kuya. Ako si Maria Camille Luis Chen, ang inyong registered nutritionist dietitian. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay ang ginataang kalabasa. Ang ginataang kalabasa ay isang uri ng lutuing gulay na karaniwang inihahanda ng mga Pilipino. Ang pangunahing sangkap ng lutuing ito ay ang kalabasa. Ang kalabasa ay isang uri ng vitamin A-rich vegetable. Ang vitamin A ay nakakatulong para mapanatili ang maayos na paningin, partikular sa dilim. Maaring makatulong din ito sa normal growth and development, partikular sa ating mga buto at ngipin. Ito rin ay may function bilang antioxidant na nakakatulong sa paglaban sa iba't ibang uri ng mga sakit. Bukod sa kalabasa, ay maaari din itong lagyan ng iba't ibang uri ng gulay katulad ng sitaw at yung mga madadahon katulad ng malunggay para sa dagdag na bitamina at mineral. Ang pampalasa na ginagamit sa putaheng ito ay bagoong alamang. Tandaan lamang na dapat ay kontrolado ang paggamit nito sapagkat ito ay mataas sa sodium. At ang panghuling sangkap ay ang gata. Ang gata ay nagtataglay ng medium chain triglycerides. Ito ay mayaman sa kaloriya na siyang pangunahing source ng energy sa ating katawan. Ang isang serving ng ginataang kalabasa ay katumbas ng isang tasa na mayroong 170 to 220 calories per serving. Dapat lamang tandaan na ang lahat ng sobra ay nakasasama. Kaya naman, para sa mga may karamdaman katulad ng hypertension, ay dapat kontrolin ang paggamit ng mga pampalasa katulad ng alamang o kaya naman ay ng patis. Sana po ay marami kayong natutunan sa umagang ito. Muli, ako si Maria Camille Luis Chen, ang inyong registered nutritionist dietitian.